Good morning, mga langga! Andito pala kami ngayon sa clinic na malapit dito sa amin kasi magpapa-vaccinate kami kay baby. Ito yung kanyang 12-month... 12? Ito yung 12-month vaccination ni baby. Pero hindi pa siya 12-month ngayon kasi nasa 11 months pa lang siya. Pero dahil nga uuwi kami ng Pilipinas, nausap ko ang nurse dito at tinanong ko kung pwede na ba siyang pa-vaccinate kahit na hindi pa siya 12 months. At pwede naman daw as long as malapit na siyang mag 12 months. So, 2 weeks na lang ay mag-birthday na siya. Kaya ngayon na namin siya ipapa-vaccinate. Nung huling vaccination ni baby ay hindi siya umiyak. Pero this time, hindi talaga niya mapigilan na maiyak. Alam niyo ba yung feeling na kahit na hindi naman kayo yung ini-injectan, eh kayo yung nasasaktan. At 3 injections pa yung ibinigay kay baby, kaya ayun, sobrang iyak niya. Ito yung unang beses na as in, grabe yung iyak ni baby. Sobrang naawa talaga ako kay baby, pero wala tayong magagawa kasi kailangan niya to. Pagkatapos itong 12-month immunization ni baby, babalik naman kami sa December para sa 15-month immunization niya. Anyway, pag-uwi pala namin sa bahay, ayun, tulog na si baby. Ang effect sa kanya ng immunization ay nilagnat siya ng 1 araw. Tapos tulog lang siya ng tulog. Anyway, kinabukasan na ito at ngayon naman ay ihahatid namin si Missy Moo sa Cat Hotel. Malapit na kasi kaming umuwi kaya kailangan na namin siyang ihabilin sa Cat Hotel. Nadalaw na namin itong lugar na ito and nagustuhan namin siya. Kaya habilin namin siya dito ng almost 3 months. At dahil daw matagal namin siyang kukunin, naka-less kami mga langga. So instead na magbabayad kami ng mga 1,500, nagbayad na lang kami ng 1,100 New Zealand dollars para sa almost 3 months na pagsustay ni Missy Moo dito. Ito yung unang beses na iiwan namin si Missy Moo ng ganito katagal manghalanga. Normally kasi kapag iniiwan namin siya kapag nag-holiday kami, yung amo namin or yung katrabaho namin yung nagbabantay sa kanya para magpakain at mag-alaga. So pagpasok namin dito, ito yung lugar kung saan siya maiiwan. Communal siya, so maraming mga pusa rin ang nandito. Actually, kinabahan kami kasi base sa history ni Missy Moo, ayaw na ayaw niya yung ibang mga pusa. Kapag may nadalo kasi na pusa sa lugar namin or sa bahay namin, inaaway talaga niya. Pero in fairness, napaka-behave naman niya dito nung binuksan na yung cage niya at pinababa na siya. Meron lang yatang isang pusa na lumapit sa kanya at nag-hiss si Missy Moo. Ang cute din ng mga pusa na nandito ngayon, ito. Pangalan daw ng pusang ito ay si Pearl Grey at inappoint niya yung sarili niya para maging reyna ng lugar na to. Yung lapit ng lapit kay Missy Moo ay si Iggy. Tapos the rest ng mga pusa na andito ngayon ay napaka-behave. Nasa kanya-kanyang lugar lang sila. Anyway, bago pala namin iwan si Missy Moo dito, titingnan muna namin kung magsisettle siya. Ito pala, may isang pusa dito na takot kaya nagtatago lang daw siya palagi doon. Nagkasugat pala yung kuko ni Missy Moo kasi kanina nung nasa cage siya papunta dito, tinutulak niya yung screen kasi gusto niya makawala. Kaya ang ending, ayan, at nagkasugat yung kanyang kuko. So for the last time, ay hinaglang namin si Missy Moo. Mamimiss talaga namin siya kasi palagi namin siyang kasama. Lalong-lalo na nung nagbubuntis pa ako kay baby, siya palagi yung nasa tabi ko. Bago pala namin iwan si Missy Moo dito, ay kumuha muna kami ng vaccination certificate niya mula sa vet. Ang next vaccination ni Missy Moo ay due sa November. So, makukuha na namin siya dito bago namin siya mapapavaccinate. Ito pala si Louie, aso ng may-ari dito na napaka-friendly. Lumapit lang siya sa amin para mag-hi tapos ay umalis na. At kami rin ay aalis na dahil pupunta pa kami ngayon sa Taupo. Nakakalungkot man na kailangan namin iwan si Missy Moo dito pero at least palatag naman yung loob namin dahil mababait yung mga tao doon. At sigurado talaga kami na maaalagaan nila si Missy Moo. Pero alam niyo ba, kung hindi ko pa nakwento sa inyo, yung pusa namin na si Missy Moo ay dati siyang wildcat dito sa New Zealand. Nanganak kasi siya doon sa farm, tapos kinuha siya ng amo namin, tapos pinaspayed. At yung mga anak niya ay binigay ng amo namin sa mga kakilala niya, tapos nag-iwan lang siya ng isa. At alam niyo ba na yung anak ni Missy Moo na nasa amo namin ngayon ay mas malaki pa kaysa sa kanya? After nung maspayed siya ay naging farm cat muna siya bago siya naging amin. Meron pa kasi kaming mga 2 pusa before her. Kaso namatay yung mga pusa na yon at mula noon si Missy Moo ay pumupunta na sa bahay namin hanggang sa naging sa amin na talaga siya. Noong kabataan niya, nako, halos araw-araw meron siyang regalo sa amin na kung hindi man isang buong rabbit ay ulo ng rabbit, heart ng rabbit or buntot ng rabbit yung trip niyang dalhin. Sabi nila, yan daw yung way nila ng pagre-regalo sa iyo kasi akala daw nila, bad hunter ka. Anyway, kinagabihan pala ay dumalaw kami sa bahay ng kaibigan namin. Ngayon lang kasi kami nagkapanahon dahil tapos na yung work ni Mike at tapos na rin yung part-time ko. Nagdala din pala ako ng adobong manok. Niluto ko na lang yung huling karne na nasa bahay. Kasi hindi na kami mag-grocery dahil malapit na kaming umalis. At nandito rin pala yung kaibigan namin na si Lai at yan yung binigay niya kay baby na napakagandang handmade crochet. Maliban sa damit, meron pa yung kasamang sapatos at saka yung headband.
Ang sarap ng hapunan namin ngayon kasi napakaraming mga pagkain dito. Liban sa dinala ko na adobo, nagdala rin sila Kuya Tony at si Lai ng palabok na napakasarap. At si Jean naman ay nagluto ng napakasarap na sabaw. Meron ding isda at merong lumpia. Meron pang mga Filipino desserts. Pagkatapos pala naming maghapunan ay nagkwentuhan na lang kami dito. Ito pala si Ardent at si Musika. Yan sa mga anak na kaibigan namin. At ito naman si Franco na dati ding dairy farmer na katulad namin. Na ngayon ay wala na rin siya sa dairy farming. Anyway, kami pala lahat na nandito mga langga ay dating mga dairy farmers. Na ngayon ay nag-change career na. Habang kumakain sila ng dessert, ako naman ay nagbabantay buna kay Baby. Nagsasalitan lang kami kasi walang magbabantay kay Baby. At pagkatapos ng mga ilang oras namin na nagkwentuhan doon, oras na para umuwi dahil si Baby ay inaantok na. It's past her bedtime na kasi kaya ayan, medyo umiiyak na siya. Nagmamassage din pala si Lai kaya ayan si Ariel at nagpapamasahe kay Lai. Tawang-tawa kami dito kasi baka daw may makitang censored kay Ariel. Anyway, kinabukasan pala ay kailangan naming pumunta sa bahay ng dating amo namin para ibigay itong regalo namin sa kanila. Noon pa sana namin ito ibibigay sa kanila kaso medyo nabisi talaga kami. Kaya naman ngayon na lang namin ito dadalhin sa kanila. Ito pala ay printed na mga photos na kuha sa farm nila. Kami ni Mike ang kumuha nito at na-print lang namin doon sa memory block sa May Hamilton. Napaka-worth it nito mga langga. Kaya natinlagay ko lang siya sa box tapos nilagyan ko lang ng ribbon. Nang maihatid pala namin ito doon sa bahay ng amo namin, nagkwentuhan muna kami tapos meron silang binigay sa amin. Noong kinasal kasi kami ni Mike sa Pilipinas ay pumunta din doon yung amo namin at meron silang extra na cash na binigay nila sa amin. So meron na kaming extra 127 na cash na pwede namin gamitin pambili ng pagkain pagdating namin doon. So, kinahapunan, pagkatapos naming magpunta sa bahay ng amo namin, naglakad-lakad muna kami dito for the last time. Kasi in the coming days, baka wala na kaming time dahil mag-empake na kami at maglilinis sa bahay. Lapit na talaga ang spring dito sa New Zealand kasi as you can see, ayan, nagbubloom na ang mga cherry blossoms. Ang ganda ng panahon ngayon, napaka maaliwalas. Perfect na perfect para sa family bonding. Kung mapapansin ninyo, wala talagang mga tao dito ngayon. Winter pa kasi at malamig pa kaya wala pang katao-tao dito. Pero pagdating ng summer, nakupunuan itong lugar na to. Ginagawa kasi itong bakasyonan ng mga taga Auckland at iba pang mga nakatira sa mga malalaking syudad. Ang ganda naman kasi ng ambience dito, mapifeel mo talaga na nasa abroad ka. Pagkatapos namin maglakad-lakad, ay umuwi na kami sa bahay para magsimula ng mag-impake. At ito yung hindi talaga namin pwedeng makalimutan. Ang diaper ni Baby. Nagkaka-rashes kasi si Baby sa mga diaper sa Pilipinas, kaya kailangan naming magdala from New Zealand. So hanggang dito na lang muna mga langga. Abangan niyo pala ang mga susunod naming mga vlogs kasi kami ay magbabiyahe na pauwi ng Pilipinas, kaya samahan niyo kami sa aming pagbabiyahe pauwi ng Pilipinas. See you mga langga! God bless! Bye!